Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan. Iyan ay nilipunan o pamangkutan, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanyang maaaring mga tuwilan? Sa sagot niyang tanong, di masagot ang isang man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makakalaban? Walang sa isipin inubaya ang mundo. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang pinuduro. Itong sa kalupaan ay kanyang nayayanin at nauuga niya ang saliga ng daigdig. Napipigil sa pagsita ang silangis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa pagis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Peter at Orion ay siya lamang ang may dala, pati na ang Pleiades at mga kampol na tikubing sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya ay nagdaraan ngunit di ko nakamalas. Siya ay hindi ko makita bagaman naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makakahadla, hindi makapagtatanong. Nang bakit mo ginawa iyan? Ano aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako'y walang sala, ang tanging kong magagaway sa harap ng Diyos ang kong maniglobot ang muntungan. Kahit niya bayaan ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y tingin sa pagsama ko na lagi. Panginoon, ako'y tingin
sa pagsama ko, dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka nito ng mga patay? Panginoon, ako'y tingin sa pagsama ko, dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay na pinahayag o sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita o ang pagliligtas sa mga lupain wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y tingin sa pagsama ko, dalangin. O sa iyo, o poon, ako'y nananis at nananawagan sa tubing umaga. Ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, o Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit akong hamoy ikinukubi mo, di ka'y nagtatago? Panginoon, ako'y tingin sa pagsama ko, dalangin. Bigyanganan ko natin ang mabuting panginoon. Pinakadakila sa kaharian ng langit. Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng bata nito, ay siya pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong sa katatapagpalan ng mga po sa ating lahat. Morning. Naalala ko kung kapit na long time ago. Yung una ko po, bago po ako nag-report sa first parish na ako yung naging parish priest. Tapos way back, patagal lang po yun. At doon po sa basis ng mga tago sa apostol ng Costela. The night before ay ang obispo po, the late Bishop Joseph Reagan, yung pinagulya ako ng unan. So kumakain po kami kasi during the time, nag-retire na rin po siya. At noong panahon na yun ay doon po siya nakatira sa Christine Hospital bilang chaplain. Kahit retired po siya, naka-chaplain po siya sa hospital. So, we have worked here. And then, yung unang tanong ni Bishop Reagan sa akin. I'm excited that you have been working with parish, as a parish priest. Tapos, yes, Bishop. Are you also, that would be exciting.
accident, but I knew you were okay. Okay naman po si Dr. Shell. Tapos sabi niya sa amin, pwede niya eh, simple lang daw ang pagiging kurang paroko. Sabi niya, pagdating sa parokya, four to five months, buksan mo ang iyong mga mata. So, tulungan ko lang siyempre, hindi magdaba ako mga iso ko. Hindi ko kasarapin yung mga mata. Buksan daw ang aking mga mata, ang aking mga tainga, at ang aking puso. Pag-ibisa ka, ordinary days, at Sundays, tingnan mo sino ang mga nasa simbahan. Pakinggan mo sila. Pagnilayan mo. At itanong mo sa puso mo. Sinus? Ano ba ang nais ng parating ng Panginoong Diyos sa'yo? Saan ka ba dinadala ng walang espiritu? Anong uring paglilingkod ang kailangan ng mga tao? So, muna niya nga na sinusilo daw ang mga nagsisimba. Tapos, yun na nga. Tingnan sila. Pakinggan sila. Pagkatapos ay sabi niya, magdidilay ka, magdasal ka. Then ask yourself, saan ka ba yung dala ng Panginoong Espiritu? Sabi ko sa akin ito, yeah, sige po ko siya. Mga kapatid, sabi ni Bishop, thank the Lord, you have those people in the church. You thank the Lord. Be grateful to God na sa parokya mo may mga daily communicants, may nagsisimba, may mga tao na every Sunday, talagang nagpunta ng simbahan, at nakikita mo yung mga member ng ibang organization sa simbahan, makikita mo yung mga iba't ibang mga member ng ibang ministry sa simbahan. Then you ask yourself, ano ba ang gusto ko na ating pagawa ng Banal Espiritu sa iyo? Sa magsasang malugya, hearing and somehow seeing, pero ano ba sa gusto ko ang nais kaya ipagawa ng Banal Espiritu sa iyo sa parokya? Para sa akin, mga simple po ang panin na Bisyo, pero nahihintayan ko rin po yun sa pagkapari ko every time na masayang parokya. I am very grateful sa mga tao na lagi nagsisimba, lagi kasama niya sa mga organizations, nandiyan at ibo sa ibang ministries sa simbahan. I am very grateful. Subalit, napansin ko rin na ang dami-dami talaga hindi mo makita sa simbahan. Ang dami-dami mga tao na hindi minsan, hindi mo nakikita. Pero nakikita ko sila, nagkakapat ka, pagkakapat ang trabaho, saan-saan sila pupunta. Alam mo, parisyoner mo sila. Pero hindi mo nakikita simbahan. Alam mo na ang dami-daming mga tao na pupunta ka sa mga mahihirap. Maraming mga tao na may mga pag-ibang pangailangan. Pero wala sila sa simbahan. Hindi siya nagsisimba every Sunday. Brothers and sisters, kung pakinggan mo rin gawa sa simbahan, ano po, sino po mga busis ang maririnig mo? Kakunti ilan ang mga busis na maririnig mo? Na laging salita, laging pag-usapan sa komunidad, kukunti lang po. Mas marami po yung walang busis sa lipunan. Marami din po yung walang say sa lipunan. Hindi sila pinapakinggan sa lipunan. Marami din po yung mga tao na nasa laylayan.
Brothers and sisters, sa ating Ebanghelyo ngayon, tinanong si Jesus ng mga disipulo niya, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ang sagot ni Jesus, ang mga maliliit tulad ng mga bata at ang mga hindi mahalaga sa lipunan. Sino yung mga hindi mahalaga sa lipunan? Yung hindi mo marinig kailang mga buses o hindi pinapakinggan kailang mga buses. Yun po mga dukha. Yun po mga tao na sabi natin na mga tao na kailangan talaga ng pansin pero hindi pinapansin. Sila bata, pati ko pa. Mga kapatid, ang matanong natin sa tumasabi din, tinatagal ba natin sila, ating simbahan? Sino sabihin natin tayo po, pagpupunta sila? Ang pagkagagap kanila, hindi lamang sila pupunta dito. Kaya po tayo pupunta sa kanila. Mga kapatid, tanda natin sa nasabi ng kay Jesus sa Ebanghelyo ngayon, sino nga tumatanggap sa isang bata ang katulad ito, kasi may bata na ito na may Jesus, ay alam-alam sa akin, ay tumatanggap din po sa akin. At ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap din po sa nasubog sa akin. So, mga dear brothers and sisters, yun po ang atingan ngayon. No? Yung mga maliligay sa ating tubunan, na hindi natin naalala. We are grateful sa mga tao na lagi ko si Sipa. They are already here. Mga tao na lagi ng people sa ilang ibang organization, nasa loob na po sila. Pero, kukulin natin, natitignan, sino yung nasa labas? Sino yung mga nangpusa sa lipunan? Sino yung nangailangan sa atin? At tuwag papasok ang ating kapista ngayon sa mga anghel at kagatanan. Ang mga anghel, kapatid, sila po yung nagkabot ng tulong, nagbawalas ng pagmamahal at katinga sa ngalan ng Diyos sa atin. Sila yung mga anghel sa atin sa panahon ng limpawan na tayo may kagdaman, tutulong sila. Sila yung mga anghel sa buhay natin, sa mga tao na lumulong tayo, wala na tayo ng pag-asa, pwede bigay sa atin ng pag-asa. Sila yung mga anghel sa atin. Sila yung mga maliliit na mapatid. Kung para kay Jesus, ang pinagatila sa atin ng Diyos ay yung mga maliliit, ay yung mga walang sa lipunan, yun po tulad ng mga bata. Mga kapatid, eh, siguro po, yun din po ating mission. No? Mahihirap, ang mga hindi pinapansin sa lipunan, sila ang mga nais ni Jesus na maging sentro ng ating lipunan, ng ating simbahan. Yun po, makikita po natin sila sa ating simbahan. Kung wala, bakit kaya? Ano kaya ang mission natin na nandito na po sa loob ng simbahan? Kung papalagay natin, malapit na tayo kay Kristo, eh, wala ba tayong misyon para sa mga malayo pa kay Kristo? Brothers and sisters, kung ang kaharian ng Diyos, ang susi sa kaharian ng Diyos ay tulad ng mga maliliit na bata, manapin natin, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos kasi ang susi wala sa atin, nasa kanila. Brothers and sisters, yun po ang principal thing sa ating Ebanghelyo ngayon. Yung mga isinasalabi ng lipunan, sila po ay kailangan po natin makasama. Nasama-sama tayo ng dalakbay. Synodality, brothers and sisters, implies na kanyang lahat sama-sama. Yung po, nandito na sa simbahan, ganito din po yung wala. Pero hindi ibig sabihin na wala sila sa simbahan, na hindi sila mga anak ng Diyos. Nais ay parating sa ating ibang ngayon.
na sila po ang susi sa kaharian ng Diyos. At yun po ang ikunik natin sa pustahan ngayon. Sila ang anghel. Tayo din po ay nangyayahan ng anghel. No? Sa mga panahon ng mga tao na nangyayalangan ng ating tulong, be an angel. Be an angel to your help. Yung mga tao ang kapatid na walang puso sa lipunan, be an angel so that their voice be heard. Yung mga tao ang kapatid na walang pag-asa, be an angel no? Na their voices will be heard. Yung mga tao ang kapatid na mga kapuspalan natin ang kapatid, ay yun po, tayo po ang mga angel. Sa ating parokya, ngayon yung may balas-balas na maraming tayong mga bata ay may Sunday na inatin sila. Pero pupuntuhon, marami tayong mga ginagawa ng mga inisyatibo natin na matunan natin, kasi narinig na natin ng kanilang mga pangailangan ang ating mga programa sa parokya, is really intended no? To open our parish sa mga nasa laylayan. No? Para sa atin, nakakatawan naman yung programa na bigas na mula masasahin. Pero hindi nilang katawan mo kapatid sa mga lahat talagang may sasahin. Hindi nilang katawan. Talagang seryoso yun para sa kanila. Kasi talagang wala sila masasahin, may magpuntahan sila. Ang programa mo kapatid sa mga tao na lumunan ruga, hindi po ito at mga kapatid. Hindi po natin po sabi na why take care is important. Eh, dahil sa mga bisyo nila, nagdadala ko sila. No? Ayahan sila. That's their choice. Ang dali po yun. Pero mula tayong programa, hindi tayo kasama sa sinasabi ng kay Jesus na mapapasok po sa kaharian ng Diyos. Kasi wala sa atin ang susi. Sila po ang susi sa kaharian ng Diyos. So, brothers and sisters, dito po ngayon, ang aking punto lang po na sino man na nakakila sa kaharian ng Diyos, sabi ng kay Jesus, lahat isang bata, sabi niya, tulad nito, yung mga pusis sa lipunan, natin nalunik kaya ng mga pusis, yung mga sinatabi ng lipunan, yung mga wala, parang wala na talaga sa lipunan, kwenta, wala na halaga sa lipunan, sila po yun ang pinakamalaga, sila po yun yung pinakalakila sa kaharian ng Diyos. At tayo, mga kapatid, ay maging anghel sana, anghel tayo sa isa't isa. God bless us all. Pagsitayin na po tayo. Iginulog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangailangan dahil sa tinawag tayo ng kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo kung may kanalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ang ating tulong sa lalaking, Ama, gawin mo kami ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kami ganap kay Kristo. Ang ating mga ng simbahan at sa lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig mo ang patuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami ganap kay Kristo. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa amin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami ganap kay Kristo. Yung mga nawalan na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto ng kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasa ng ating buhos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami ganap kay Kristo. Yung mga pinahina ng ramdaman o pagkakasakit, naway mabigyan lakas ang mula sa Diyos sa pamamagitan ng talika at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, gawin mo ang nangalala kay Kristo. Ang mga iyong mga ako na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo ang nangalala kay Kristo. Ang salangit sa aming pagnanais na sumunod sa yakap ng iyong anak, gawin mo kami na iisa sa isip at puso sa pagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, magkaliwat at tingnan mo, pasana sa kaitaasan. Pinagpala ang nakalilito sa lalang Panginoon, pasana sa kaitaasan. Ang naring kanalig ba ang pagpapalitan ng kabanalan sa umpitan ng Espiritu, gawin mo malalamang alam na ito para sa aming naging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na pinag-iisa mo sa ang loob na maging handog, pinawakan niya ang ginapit, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin mo natin ito at kanin ang aking katawan na iyong handog para sa inyo.
Kaya hindi naman matapos sa kampunan, hinawakan niya ang kalis, kundi kanyang pinasalamatan. Yabot niya ang kalis kanyang mga lagad at sinabi, hanggapin natin ito, tinungin ito ang kalis na aming tugon at parang kalagyan, di ba? At hindi po buhos para sa inyo at para sa lahat. Di ba po patawad ng mga sadana? Gawin niyo ito sa pagkakalat at sa pagsitayin po tayo. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y nabatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Pamaginawa namin yan, pagkatalas mo kapatid ng pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay-pigay buhay at ang kalis ng kapalong ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapat lumayo sa parang pinuhod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mga simbang lagad ng school deity. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco at ng Papa Pablo Benedio ng Obispo at Tanang Kapalitan. Alalim mo rin makapitin namin ang hulay na may pag-asa sila mo ng buong buhay, ibigin na lahat ng mga kumana. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawin mo panginapatid kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas ay isa ng halala ni Maria na ina ng Diyos, ay isa ni San Jose, esposo ng Halagahet, ay isa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng panumulungod sa iyo ay pagdiwang na namin ang magpupuri sa kararatan mo sa magitan ng hinanap naming Panginoong Jesus Cristo. Sa magitan ni Cristo, kasama niya sa kanya, lahat ng parangal papuri ay sa iyo. Diyos na mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasok na ng Diyan. Amen. Sa tagpigay ng sa puro ng Diyos Kristo, sa inyong mga tao. Absolutely. Ibigayin po tayo ang pagkakataon sa isa't isa. Peace. Peace. Peace.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito sa Jesucristo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ang kasalanan sa libutan ng palad na niya sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat sa iyo. Uwi natin sa mga tanong.